nakapasok lang na balita. Gera ng Israel at Palestine. Nagbantang rarat-ratin ng Amerika kapag hindi pa itinigil ng Hamas. Batay sa kumakalat na balita, planong isabotahin ng Palestine ang napipintong pagkakasundo ng Israel at Saudi Arabia. Ito'y matapos ideklara ni Prime Minister Netanyahu ang peace deal sa Saudi Arabia. Batay sa intelligence ng Amerika, tama ang pinangangambahan ng Amerika na Iran at Lebanon ang nasa likod ng pag-atake ng Hamas. Kaya hindi nakakapagtakang hindi nasa lagnang Iron Dome ng Israel ang 5,000 ratrat at pagpapaulan ng missile ng Hamas. Ito ay sa kabila ng pagiging kilala sa secret weapon bilang numero uno sa depensa. Kaya bilang warning ng Amerika, pinalapit na nila ang kanilang mga barko at di mabilang na jet fighter para tapusin ang Hamas. Ipapadala ng Estados Unidos ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean malapit sa Israel. Ito ay matapos ipahayag ni United States President Joe Biden ang suporta ng bansa sa Israel matapos ang ginawang pag-atake dito ng Palestinian terrorist group na Hamas. Malapit na rin ang pagdating ng iba't ibang US Navy aircraft gaya ng US Air Force F-35, F-15, F-16 at A-10 fighter aircraft squad drones sa rehiyon. Naniniwala naman si US Secretary of State Anthony Blinken na maaaring ang layo ng Hamas sa paglusob sa Israel ay upang pigilin ang pakikipagkasundo nito sa Saudi Arabia at iba pang bansa. Noong nakaraang buwan ay nabanggit ni Israel President Benjamin Netanyahu na posibleng magkasundo na ang Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, bukod sa pagharang ng kasunduan ng Israel sa ibang bansa, ang ginawang paglusob ay bunga ng panganib sa Al-Aqsa Mosque at ang patuloy na pagharang ng Israel sa Gaza. Samantala, wala pang nakikitang pruweba ang Estados Unidos na sangkot ang Iran sa pinakahuling paglusob, bagamat may matagal na ugnayan na ang Iran at Hamas. Magpapadala ang Estados Unidos ng mga military ship at aircraft malapit sa Israel bilang suporta sa gitna ng pag-atake ng Hamas militant group. Ayon sa Estados Unidos, maaring ang panibagong pag-atake ng Hamas ay layong pigilan ang posibleng ugnayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin, magpapadala rin sila ng mga ammunition sa Israel, gayon din ang mga fighter jets. Nauna nang tiniyak ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng karagdagang pwersa para sa Israeli Defense Forces sa pakikipag-usa o pakikipag-sagupaan sa mga Palestinian. Supply ng tubig, pagkain, kuryente at gas na kinakailangan sa araw-araw ng mga residente ng Gaza ang hinaharang ng Israel sa total blockade nito sa lugar. Tinatayang nasa 2.3 milyon na tao ang nakatira dito na isa sa pinaka-densely populated na lugar sa mundo. Nagsimula ang Israeli blockade sa Gaza noong June 2007 kung saan kontrolado nito ang airspace, territorial waters pati na rin ang dalawa sa tatlong border crossing points ng Hamas-run area. Ayon kay Israel Chief Military Spokesperson Daniel Hagari, kontrolado nito ang communities at nagkaroon ng mga isolated incidents kahapon. Subalit maaari pa rin aniyang mayroong mga terorista sa rehiyon. Samantala, patuloy pa rin na pagsisikap ng mga otoridad na malaman kung ilang sibilyan at sundalo ang kinuha ng mga mandirigma ng Hamas sa gitna ng kaguluhan at dinala pabalik ng Gaza. Nagpahayag na rin ng pakikiramay at suporta ng ilang bansa sa Israel, kabilang na rito ang bansang Pilipinas, USA, Canada at marami pang iba. Ito naman sa Philippine Embassy sa Jordan, 25 Pilipino na nasa Gaza ang humiling na makauwi na sa Pilipinas. Samantala, inanunsyo ng Israel ang complete siege sa Gaza Strip at puputulin naman nila ang supply ng kuryente, tubig at pagkain at langis sa Gaza. Batay naman sa ulat ng GMA News Online, nagbanta ang grupong Hamas na ang mga tinukot kung maglulusad ng airstrike ang Israeli nang walang paunang babala sa Gaza. Tuloy na nangangamba sa kanilang kaligtasan ng mga Pilipinong naipit sa gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa caregiver sa Israel na si Marisa Benting, nasaksihan nila ang pamulong Israeli na kanyang inaalagaan. Hindi naman niya nakuha ang employer dahil o para dalhin sa bomb shelter dahil kailangan niyang sagipin ang sarili at ang kanyang ang isang lolang employer. Pansamantala silang tumutuloy kasamang iba pang caregiver sa isang shelter sa hilagang bahagi ng Israel. Sinabi naman ng OFW na si Laika Heladulia na inabisuhan na sila ng gobyerno ng Israel na manatili sa bahay at ilaka mga pinto. Pinayuhan din sila na hanggang maari huwag nang lumabas ng bahay sa gitna ng pag-atake ng grupong Hamas. Grabe po yung kaba. Sobra yung grabe. Hindi ko ma-explain kasi first time. Iyak pa din ako. Nasaksihan niya kung paano binaroon.
ng Hamas ang inaalagaan po niyang nakatatandang lalaki sa common area ng housing facility sa Kibbutz Nahal, na katabi lamang po ng border ng Israel at Gaza Strip. Nakita ko mismo si Lulu, pinagbabala, nanonood ng TV. Bigla na lang nagpuputukan sa upuan ni Lolo. Doon mismo, tumama yung mga bala. As in, ratrat talaga sobra. Si Lolo tumayo pa siya. Tapos nung pagtayo niya, wala bumagsak uli siya. Kumanan niyang kunin ang binarel na employer, kinailangan niyang sagipin ang sarili at ang isa pang lolang employer at nagtago sila sa isang bomb shelter. Kung kami ni Lola dun sa loob, talagang nagyakapan kami kasi akala ko papasukin kami. Kala ko tapusan ko na. Pero salamat pa din at tinigigat yung panalangin namin. Itbo ng Pilipinang caregiver sa Israel na si Marisa Binding. Kanya-kanyang tago rin sa mga bomb shelter ang iba pang mga Pinay caregiver kasunod ng inilun sa the airstrike ng Hamas. Isa-isa na po kaming pinupuntahan ng pinakahead ng kibbutz namin na may darating na bomba. Mayapay kumatok sa bomb shelter na nagpakilalang mga sundalo po ng Israel. Since hindi po kami sure at wala din naman po announcement sa mga group chat sa lalo na po dun sa kibbutz namin, kahit ano pong katok ang ginawa nila, hindi po kami sumagot, hindi rin po namin binuksan. Baka pagbukas mo, Hamas pala. Ayun, ayun. Tinig po ng Pinay caregiver ng Israel o sa Israel na si Sally Bacadini. Sinabi pa ng isang OFW na hindi sila iniwan ng mga sundalong Israeli. Sabi nila, okay lang kami. Hindi po sila tumitigil sa pagkatok. Tapos binuksan namin ni Lola. Yung buksan na natin kako kay Lola. Pagbukas po namin, talagang mga sundalo po sila. Ang Pinoy caregiver na si Rublin Noga. Matapos matiyak na walang naiwan o nagtatagong Hamas sa kanilang housing facility, ibinyay po yung mga OFW kasama po ang kanilang Israeli employer sa hilagang bahagi ng Israel sa Mishmar Haemek. Simula nang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sa gitna ng gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas, batay sa ulat ng Reuters, hanggang 4% ang itinaas ng presyo ng kada bariles ng langis sa international market. Kaugnay nito, bubuna ang DTI, ang team ng ang DTI o Department of Trade and Industry na tututok sa posibleng epekto ng gera sa presyo ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Lukin, alamin nila kung ano ang mga produkto at gaano karami ang inaangkat at iniluluwas ng Pilipinas sa Israel. Sa impormasyon ng Israel Minister of Economy and Industry, kabilang sa mga pangunahing produkto na iniluluwas ng Israel sa Pilipinas ay machinery at electronic equipment, transportation equipment, base metal, chemical products at agricultural. Isang Pilipino ang napaulat na dinukot ng Palestinian militant group na Hamas sa gitna ng pag-atake nila sa Israel. Ipinarating na ng embahada ng Pilipinas sa Israeli military authorities ang impormasyon ng isang Pinay na nakita mo niya ang video ng kanyang asawa na hawak ng mga armadong lalaki at posibleng dinala sa Gaza. Hindi pa makumpirma ng embahada ang mismong video pero nakikipag-ugnayan na sila sa kanila mga contact. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 6 na Pilipino pa ang unaccounted o hindi makontakt. Sinabi ni Anthony Manda, Philippine Embassy Deputy Chief of Mission, na ang 7 ay mga OFW. Umabot na sa 22 Pilipino ang nasagip mula sa gulo sa Israel at ang isa sa kanila ay ginagamot sa ospital. Inirekomenda ng Philippine Embassy sa Israel na huwag munang bumiyahe o pumunta doon dahil sa gulo. Kung ikaw ang tatanungin kawan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.